Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 God is worthy in our humility. Because without Him, we can do nothing. Panginoon, tayo ng siluhod sa Panginoon. Let us take this moment for God. Hallelujah. Let us give our hearts to God. Hallelujah. As we begin our amen. Praise God. Lord's suffering. Lord's supper, mga kapatid. Shall we kneel down? Talk to God this time. Amen. And let not any unclean thing dwell in our hearts. Hallelujah. If God, mga kapatid, dwell to us by the power of His Spirit, then let us be free to God to speak in a heavenly language, to speak in tongues, because He only knows. He's the one who understands how we speak. How we speak, it is not, mga kapatid, by mere words, by mere thoughts, but it is by the language of heaven, with the power of His Spirit. Come on, hallelujah. Palayain natin ang ating sarili sa Panginoon. Hallelujah. Let all things, hallelujah, let us offer. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Come on. Hallelujah. Have your way, Lord. Have your way. We are giving you this time to the Lord. Make this time precious between you and Lord God. Come on, church. Speak to the Lord. Speak to the Lord. Speak to the Lord. Hallelujah. 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 Come on, pray. Come on. Come on. Only prayers can be heard. Only prayers be heard. Hallelujah. Yes. Thank you.
Amen, hallelujah. Sa puso ko, ikay nananahan. Tulad sa bukal, ito'y umaapaw. Sa aking buhay, luwalhatiin ka, Panginoon. Huwag tamis ng iyong pangalan sa aking labi, ito'y sinasabi sa ako'y niligtas mo mula sa aking kasalanan. Panginoong Jesus, ang pangalan mo'y ihahayag habang nabubuhay. Yeah.
Kita bahas kepada kita. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, come in now. Un padre nos puso. Si la sabe de Dios, la voy a buscar. La calle de tu lado, vamos de hora. La manera de buscar si la sabe. Hallelujah. 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 Ang lahat ng bagay ay may kapanahunan.
Amen. At may panahon sa silong niya. May oras na tayo'y may biruan. May oras ng paglalaro. Lahat ng oras may tinakdang kanyang sarili. Ngunit sa oras na ito, oras ito ng Panginoon. Oras ito ng Diyos. Para naman mga kapatid. Hallelujah. We should celebrate such freedom to worship. Before I proceed, I would like to request Sister Kim to pray. Hallelujah. This is reflection and consecration. Reflection. Reflection and consecration. When we say reflection, tayo po'y handang magpatingin sa Diyos ng tagusan. Dato tayo ay hindi makapagtatago sa Diyos niya. We are all exposed, not only in the eyes of God, but in His presence. And when we say consecration, it's time, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. To cleanse ourselves. Because consecration is cleansing holiness unto the Lord. Let God cleanse us from all our unrighteousness. Before we proceed to this, hallelujah, Lord's Supper celebration. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are so good to us. Sister Kim. Maraming salamat, Lord, sa pasimula ng araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Nalang naman namin ang huli mong pagtanggap sa amin, ang huli mong pagpapatawad sa amin, ang huli mong pagtahan sa amin, pagtahan sa aming puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong malamang presensya. Huli ka, Panginoon, tumutugon na patuloy, Panginoon, sa aming mga talangin at itin sa iyo, Panginoon. Salamat. Pagod dito, Lord, wala kami nais kung hindi maging karapat-dapat po sa iyong karapay. Lord, maging karapat-dapat po kami dalatalang puso, Panginoon, na i-represent na sa iyong araw pagi yung umaga, Panginoon. Talagin po, Diyos, patuloy po po kami ibaba, Panginoon, sa lugar na kung saan kami nakarapat, Panginoon. At doon sa lugar na iyon, doon po kami tatatagpuin, Panginoon, hallelujah. Lord Jesus, hallelujah, sa umagang ito, hallelujah, wala kami ibang inaasahan sa ibang tao, kundi sa iyo lamang kami umaasa, Panginoon, na bubuhos ang iyong pagpapala sa umagang ito, sa buong araw na ito, Panginoon, na wala kami nais, Panginoon, kundi focus ang aming puso, isipan sa iyo, Lord, hallelujah, hallelujah. Ano ba ang distraction, hallelujah. Lord, ano bang hindi tama, Panginoon, ano bang bahagi ang aming attention sa iyo, Lord, we want to give you our undivided attention, our 100% heart and mind, Panginoon, ay sa iyo lang, Lord, hallelujah. Ano ba ay taas ka sa lugar na ito, Panginoon, inagdeserve ang puso namin, Panginoon. Kaya, O Diyos, ang bagang ito, patuloy ka namin itinataas, patuloy namin itinataas ang pangalan mo. Yes, Lord, God. Itinataas ang aming mga pasasalamat at pag-uwin sa iyo, Panginoon. Pag-usap ka patuloy, Panginoon, at sa pagdaan, Panginoon, ng service na ito. Dalangin ko, Diyos, na patuloy kang kumatagpo sa pangangailangan ng bawat isa. Spiritually, especially, Panginoon, na aming pangangailangan, spiritual, Lord. At ikaw, O Diyos, ang bahala, Panginoon, na pagtaguyan ng service na ito dahil hindi para sa iyo, Panginoon. This day is all about you, Lord. This is not about our failures. This is not about our success, but it is about you, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Ay para sa iyo lang, Panginoon. Hallelujah! Wala kang pangailan po. Anong kundang po namin? Wala kang pangailan po. Anong talasalalawin problema? Ngunit alam po, Panginoon, ang Panginoon ang aming tayo pinaas. Hallelujah! Panginoon! Lord, Jesus! Hallelujah! Panginoon! Hallelujah! 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 Hallelujah!
Special po ang event na to. Hallelujah. Sapagkat ito po isang pagdiriwang na tayo po ay may bahagi sa katawan at dugo ng Panginoon. Napakalaki po mga kapatid ng pagpapalang yan. Higit pa yan sa kayaman meron. Because if we will not do this, we shall have no part. We shall have no part. Hallelujah. In the body and the blood of the Lord Jesus Christ. Welcome you. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ. At sa ating pong paumpisa, ang ating pong reflection and consecration before we proceed. Amen. Simultaneously, amen, sa ating pong gawain, tayo po'y magbuklat sa aklat po ng 1 Corinthians 11 and verse 23 hanggang 31. Good morning po sa ating lahat. Amen. A time to celebrate. A time to give our thanksgiving. Bago po natin sabihin Merry Christmas, tayo po muna ay mag-celebrate ng communion. 11 verse 23 hanggang 31. The first part of our communion is reflection and consecration. The second part is our devotion. And then the third part is our communion service. And then mga kapatid, afterwards, ang ating po Thanksgiving Day. Hallelujah. Pwede nga, sa oras na ito, ihanda muna natin ang ating sarili sa Panginoon. 1 Corinthians 11, 23 up to 31. Hallelujah. Amen. Welcome mga kapatid sa mga special faces. Amen. I'm so glad to see Sister Lina, si Nani Adeline, hello po. Bless you, mga kapatid. Si Father Cesar, Sister Ricky. Amen. You all love these people, mga kapatid. 11 verse 23, kung meron ako, mga kapatid, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus nang gabing siya'y pagkalulo ay dumampot ng tinapay. 23 po. Amen. In 24, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Do this, alala niyo po na i-post ko ang ating communion, do this as a remembrance of me. Do this to remember me. Hallelujah. Sa 25, at ganyan din naman inawakan ang sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan, siyang bagong tipan. Hindi ko yan naluluma, laging bago. Amen. Hallelujah. Every time we celebrate, mga kapatid, this communion day, it is always New Testament. Sapagkat bakit tinawag New Testament, muli tayong magkakaroon ng panibagong pangako sa Diyos. Hallelujah. We are going to have a new covenant to our God. Amen. Hallelujah. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisilong sa pag-alaala sa akin. 26, sapagkat sa tuwing ka ninyo tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating.
we are, mga kapatid, revealing, identifying his death. His death. Pinakikilala mo na si Jesus ay namatay sa iyong kasalanan. At kung hindi ito, mga kapatid, nangyari, wala tayong kapatawad. Wala tayong kapatawad. Hallelujah. Praise God. Sapagkat sa tuwing karisma, ito mga kapatid, sa verse 27, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon, na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya, this is not only observance, but this is, mga kapatid, covenant. Sabi natin covenant. Covenant. Ano covenant? Nakikipagtipan ka sa Diyos. Yes, amen. Nakikipagpalitan ka ng pangako at pananas. Amen. Ito po ay napakahalaga na atin pong gawin, sapagkat there are promises that was made to be broken. Katulad ng mga politiko na pinangako. Pero tayo po, pag sa Diyos nangako, garantisado na. Sapagkat pag nangako naman ang Diyos sa iyo, hindi niya ito. Hindi niya ito babaliwalain. Hallelujah. Rapat, tayo nagkakasala sa halip na pagpapala ay hatol. Naintindihan po ba natin? Hindi mo nakakarinig sa akin magsabi amen. Amen. Pero wala kang dapat ikatapot. Hallelujah. Amen. Dapat sa puso mo nandun tatanggap mo. Amen. Kasi gusto ko ng blessing. Hallelujah. Gusto ko ng blessing. Hallelujah. At kung hindi niya ito kinikilala, katawan ng Panginoon. Kung dito natin kinikilala ang katawan ng Panginoon. 30, dahil dito marami sa inyo ang mahihina at mga masasaktin at hindi ka konti ang nangatutulong. Datapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo ahadun. Amen. We should examine ourselves. Yes. Sabi ng 2 Corinthians 13:5, examine ourselves whether we be in faith unless we are already cast away. Baka tayo daw ay tinakwil. Amen. Kaya po sa umagang ito, I would like to mga kapatid to ito, compromise to the other side. Not condemnation, but bless. Amen. Sa umagang ito, pamagatan ko po mga kapatid ang sandali ko pong pagsasalita sa inyo ng a time to remember. Sabi natin, a time to remember. Oras na sa pag-alaan. Oras sa pag-alaan. Praise God. Paupo po kayo sa liit, mga kapatid. This communion institution, pag sinabi pong institution, it was already established long time ago. Not just organization, but hallelujah, practice. Hindi lang po, mga kapatid, organisasyon. Hindi lang po, mga kapatid, mga halagad. Hindi lang po, mga mananampalataya. Kundi ito po, mga kapatid, ay ordinansa ng Panginoon na kanya pong itinalaga, amen, long time, 200 years ago. Alam nyo ba, mga Christians ng first century? Ang mga Kristiyano po ng mga unang century, mga kapatid, ito po ay kanilang ginagawa weekly. Weekly. Linggo-linggo po, mga kapatid. Sapagkat kanila po ay nais ay pagpapala. Weekly, according to Acts 20 verse 7. Amen. Posible po, mga kapatid, na tayo ay makahapon, mga kapatid, o makisalo sa dulang na ito ng banal na hapunan, tumanggap ng mataas na pagpapala at sa kabila, mga kapatid, ay matinding hatol sa Panginoon. But such, mga kapatid, we must know the significance. Kailangan alamin natin yung kahalagahan.
the importance, the significance, amen, the ordinance from the Lord. Yan po'y taon-taon na nating tinuturo bago po tayo mag-communion, nagpa-fasting pa po tayo dito sa church. Kaya lang po nawala dahil po sa pandemya. Pero hallelujah, last Wednesday, Thursday, Friday, mga kapatid, nais ko na tayo po'y magkaroon reflection until now, hanggang ngayon, sinasaysay sa atin ng Panginoon, do this mga kapatid, and it is a time to remember. Number one, mga kapatid, a time to remember as commemoration. Ano po yung commemoration? Sabi dito ay, man's inclination to forget is admitted by all. Tayo po lahat ay nakakalimot. Yes, sino po dito nakakalimot? Lalo na ikaw, Uliyami na. Nakauliyami na. Pinahanap ko sa labing po kung saan-saan yung palinami ko lang sa ulo ko. Para saan pa sa labing ko? Ayaw sa ulo mo. Diyos ko, mga kapatid. Ang tao po ay marupok, ay daling lumimot. Sino may kanta niyan? Si Rico Puno. Diba? Pero ngayon, mga kapatid, it is a time to remember the memory of Christ. Ang alaala ng ating Panginoon. Ano ba yung alaala ng Panginoon na ating pong maring balik-balikan? Ang death, burial, and resurrection. Amen. Ang kamatayan, ang pagkalibing, at ang pagkabuhay na magbuli ng ating Panginoon. Kung ito po hindi naganap, ang nakapatid, wala tayong kaligtasan. But today we should remember it. A time to remember that burial and resurrection. Amen. How it become a blessing to you. Jesus Christ died for you. Jesus Christ was buried for you. And Jesus Christ resurrected because of you. Hallelujah. How such big blessing, mga kapatid. Yes, hallelujah. Sino ang nakagawa ng sa'yo? Ang Panginoon. Amen. Sabi nga ng Bible, isang matalik na kaibigan na matataw. Ano ba kaibigan na matay sa isang kaibigan? Si Jesus po yun. Jesus is our best. Marami kang kaibigan, pero siguro mga kapatid, kung hallelujah, instead of you to die, eh siya ang mga kapatid mamamatay para sa'yo. Parang wala pa akong narinig na ganun. Ha? Praise God. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, His death brings blessing. His buried, mga kapatid, burial brings blessing. Kaya po mga kapatid, the best memories we should remember today. The best memory. Ang mga ibang napakagandang alalahanin na lilimutan na. Lalo na yung alalahanin mo na una kang sinagot ng iyong nililigaw. Ngayon ay kumukupas na doon. Katarapa ka sa akin. Pero ngayon, bubuk sarado ko sa'yo. Diba? Napakasarap alalahanin ng mga masasarap na alaala. Pero ang pinakamasarap na alaala ay ang kamatayan, ang pagkalibing, at pagkabuhay na magbuli. The Lord's Supper, some people even have to tie string around finger to remember. May ibang tao, mga kapatid, kailangan pang magkaroon ng pangako o tinatawag na commitment sa isang bagay para lang maalala na may binitawang kang pangako sa akin. For better or for worse, till death do us part. Amen. Alam niyo yung sing-sing? Ibang sing-sing, endless siya. Round siya. Ibig pong sabihin noon, walang hangganan dapat ang pagmamahal ng mag-asawa. Hello? Pero mag-asawa, minsan sinasabla yung sing-sing. Tapos na, mga kapatid, napag-aalaan. Naging pera na. Hello, mga kapatid. Hallelujah. The Lord's Supper is constant reminder of His death. Be constant. This morning, we should remember constantly how big blessing ang binigay ng Panginoon sa iyo dahil kung hindi namatay ang Diyos sa iyong kasalanan, hindi nilibing ang Panginoon sa iyong mga kasalanan, hindi siya nabuhay na magbuli, nasaan ka? Yes, that's right. Amen. Nasaan tayo, mga kapatid? Hallelujah. Ang mga labi ay nandyan, not literal, but it is symbolical. The bread for the body, and the blood for the wine. Hallelujah. Yun po, mga kapatid, ang bagay na atin po pagsasaluhan muna sa umagang ito, mga kapatid. Emblems are accessible. They can be found anywhere. We should, mga kapatid, practice it by faith.
And we must see Jesus Christ died, buried, and resurrected for you. As we partake in that. Hallelujah. This memory, amen, ang alaalang ito, a time to remember, should steer our humble gratitude. Humble gratitude. Yes. Walang ibang makakagawa sa iyo nito. Hallelujah. Walang iba, mga kapatid, hallelujah, na mahalap ka sa buhay na ito, mga kapatid, hallelujah, para ikaw ay bayaran sa dugo ng ating. It should steer our emotion. It should steer, mga kapatid, our humble gratitude because, mga kapatid, He provided, siya po ang nag-provide. Yes, amen. Kaya ang Diyos ang ating great provider. Hallelujah. Amen. He is the bread of life. Hallelujah. Hallelujah. He is the water, mga kapatid. Ang sabi doon, siya po ang tubig ng buhay. Yes, hallelujah. Hallelujah. Imagine that, mga kapatid. Napakalaking pagpapala. Itong handaan ito, mga kapatid, isang malaking handaan na ang iyong kasalo ay Diyos. Amen. Hallelujah. Sipin mo, saluhan ka ng Panginoon. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, yun ang ating anticipate, yun ang ating kilalanin, yun ang ating alalahanin. Oh God! Narito ka sa umagang ito, naghanda ka ng isang malaking handaan para kami magbiwang. At salamat sa Panginoon, dumalo ako sa umagang. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! While we soak and while we partake it, let us gently whisper, let us pray, and this, mga kapatid, having time of remembrance. Diba pag ikaw eh, may binigay sa isang tao, tapos susulatan mo pa. Ano yung nalagay mo? Hallelujah. It is my remembrance, souvenir to you. Ibig sabihin, huwag mong kakalimutan na binigyan kita nito. Pero ang Diyos, mga kapatid, napakamahal na binigay sa atin. Napakamahal ng binigay sa akin. A time to remember this Lord's Supper as communion. Communion. Commemoration, communion. Ang pwede sabihin ng communion sa isang Greek word po, koikonoia, na tayo po ay nakikibahagi, nakikisalo, participating and sharing in benefit. Benefit. Not condemnation, but benefit. Ano ba yung salitang benefit? Pagpapala. Amen. Ikaw ay beneficiary ni ganito. Kasama ka sa kanyang PhilHealth. Kasama ka sa kanyang ganito, di ba? Ibig sabihin, kasama ka sa pagpapala. Ang Panginoon po ganoon. His blood and His blood, we are His beneficiaries. Napakabuti po ng ating Panginoon. In benefits of His blood, blood and body, this must bring realization to us having union with Him. Pakikisa sa Panginoon. Di ba? Hallelujah. Sabi po ni Pablo doon sa aklat ng Korinto, ang kumakain ng pagkain inihanda sa Diyos-Diyosan ay kumakain din kasama unless he unites the eater with the idol. Kumakain siyang kasalo ng mga Diyos-Diyosan. Alam naman natin Diyos-Diyosan, mga kapatid. Ang tao doon kumakain sa handa, mga kapatid, na inaalis sa Diyos-Diyosan ay ganun din siya. Yes, right. Amen. Amen. Ngayon, mga kapatid, tayo ay makikisalo, makikiparte, makikishare ng katawan at dugo ng ating Panginoon because we are going to have a union with God. Makikiisa ka sa Panginoon. This is proven to all Christians. Meron po siyang dalawang page o dalawang, mga kapatid, ang tawag doon, twofold pahina. Ang isang pahina, mga kapatid, with Christ, eating with the body and the blood signify our union with Christ. Pangalawa, with one another. Sa bawat isa, kaya lahat tayo, mga kapatid, pantay-pantay lang sa harapan ng Panginoon, papaging dadapatin lang ng Panginoon na kalayaan sa umagang ito ay makakain ka ng katawan at dugo ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. And having, mga kapatid, a heart that is condemning who or one another. It is a proclamation, a time to remember, to proclaim. Ano po dapat natin i-announce? Ang dapat natin publicize? Ano dapat natin deklara? Ang dapat natin i-deklara ay ang death, burial, and resurrection of Jesus Christ.
Amen. Kaya kung wala ang ebanghelyo ng ating Panginoon, walang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. It's time to proclaim. It's time to publicize. It's time to declare the gospel. Amen. Hallelujah. It is the one way every Christian can proclaim the death, burial, and resurrection to the world. Kaya nga, huwag natin kalimutan ang mga pagtitipo. We're not to forsake assembling of one another. Hallelujah. Ang hindi natin gawin ito ng tama, mga kapatid, tayo pinagkakasala sa katawan at ang ilan po sa atin maging mahihina at masasakitin. Hindi man siya physical, mga kapatid, but spiritual. Yes. Right. Amen. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, it is time to proclaim. Hallelujah. It's time, mga kapatid, to have our hearts be broken. Hallelujah. Proclaim it. Proclaim the gospel in you. Hallelujah. Hallelujah. Proclamation to the world, the Christian faith. We should proclaim our faith. Amen. Pananampalataya. Yes. Hallelujah. Amen. Faith to the gospel. Our courage, katapangan, mga kapatid. Ang ating tatak, mga kapatid, ayan tatak na yon. Oh, glory. Ikaw na yon, mga kapatid, ay matatawag na anak ng Diyos. Amen. It is a time to remember, not just to observe. Hallelujah. Another, mga kapatid, is a time to a dedication. Yes, amen. Pagta talaga. Hallelujah. Dedication. Time to dedication, it is a commitment. Ang sarong ito ng bagong tipan na kanyang dugo, mga kapatid, hallelujah, ay sinabing ito po ay covenant. Panata. Yes, that's right. Panata, mga kapatid. A testament. Testamento, katipayan. Hallelujah. Ikaw mga ngayon na kapatid, hallelujah, ay magiging tunay na anak ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat meron ka ng katibayan na ikaw mga kapatid ay may dedikasyon ginawa sa Panginoon. Amen. Ang Diyos mga kapatid din ang dalawang isip. Sabi ng Philippians, siya na Diyos na pinukurit, sinasamba, laksa-laksang anghel sa langit, siya po ay bumaba rin sa lupa. Nag-anyong alipin. Amen. Pati ang kadustaan ng krus ay kanya pong pinagdaan at kamatayan, yes, dito, amen, upang ang ebanghelyo ay mabuo. Hallelujah. Kaya tayo naman ay dapat magkaroon ng panata sa Diyos. Amen. Hallelujah. Lord, the same way as you give this covenant to me, ako rin, Panginoon, mula sa oras na ito, tatanggapin ko ang katawan at tubumot, may kalakip na pangako, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na hindi ko dudustaan ang iyong katawan at dugo. Hallelujah. Alam niyo si Moses, mga kapatid, in Exodus 24 verse 5 to 8, ang tatak po, mga kapatid, ng panatang ito ng Diyos sa kanila ay sa pamamagitan ng isang hayop, mga kapatid, na kanilang papatayin at ibubuhos ang dugo sa lupa. At ito po ay kanilang sprinkle at sabi dito on the extracting parties sa pareho, mga kapatid, na parties o sino man, mga kapatid, ang kanya pong itatalaga sa Diyos, mga kapatid. To their agreement to God, sa kanilang pangako sa Panginoon. God promised to bless Israel and also Israel promised to obey God's command. Kung paano ang tatak na yon ay halalo si Nelyuhan sa kanila, mga kapatid, nagsasabing sila itinuturing ng Diyos na sariling pag-aari. As my peculiar people, as my peculiar treasure, imagine, mga kapatid, ikaw ay kayaman ng Diyos. Amen. Ikaw ay treasure ng Panginoon. Amen. Dahil may seed, may seal ka. May seal ka ng dugo, mga kapatid, ng Panginoon. Ganun din sa atin, mga kapatid, the same way. Yes. As we are going to partake His blood and His body, the ratification, the seal of the covenant, God, mga kapatid, will, amen, will mark you that seal, and then, ikaw ngayon, kailanman, ay hindi na maaagaw hindi naman sa Panginoon. At ganun din ikaw, mga kapatid. Hallelujah. Dapat, Lord, hallelujah, ako rin, Panginoon. Amen. Hindi ka nagdalawang isip sa pangako na yan. Israel said in Exodus 24 verse 7, lahat ng sinasabi ng Panginoon ay gagawin ko at susundin. Sabi po ni Israel, bago sila tatakan, mga kapatid, it's been wrinkled ng dugo ng Panginoon, yes, lahat ng sasabihin ng Diyos ay gagawin ko at susundin. We must, mga kapatid, eat this Lord's Supper with the consciousness
and the promise, a dedication to Christ, that he will keep his part, as we the same will also keep our part to the Lord. Hallelujah. We should not profane the body and the blood. Huwag nating tumisa ng katawan at dugo. Yes. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang kalayaan, mga kapatid, ay nasa pangako. Ang kalinisan, mga kapatid, ay nasa ating pumpanata, sa ating dedikasyon. And the last, mga kapatid, gawin natin ito, a time to remember until he comes. Amen. Hallelujah. Until sa pagbabalik niya. Praise God. Hallelujah. Hindi po natin ito dapat kalimutan. Kaya a time to remember. Yes, that's right. Nawa, itong communion na ito, katulad ng mga nakaraang communion, ay special sa iyo. Amen. Special Lord, pakaganda ng pagkilos mo. Hallelujah. Alam niyo kung bakit? Nasa atin, Jesus. Amen. Yes. Sa isang pusong nagtatalaga sa Diyos. Why, pero ang puso, mga kapatid, ay malayo sa Panginoon, Diyos ko po, nakakatakot. Kaya tayong lahat, mga kapatid, nararapat lamang na maging tama ang puso sa Diyos. Yes, a time to remember until it comes. It was given to us as Christians not only to observe, but we must anticipate the coming of the Lord. Hallelujah! Praise hindi lamang observe, kasi minsan yes. Na-observe lang. Ako kaya kukuha o observance yun. Ino-observahan mo ang sarili mo. Pero kung ang sarili mo'y napatunayan mong dilinis ng Panginoon, walang dapat alinlangan. Walang dapat makapatid na katakot sa umaga nito. Hallelujah! Ang sarili natin, harap natin sa Diyos bilang hatog na buhay. Hallelujah! While we partake this Lord's Supper, the hope of the coming, second coming of the Lord must fill our hearts. Habang ito po'y ating tinanggap, dapat mga kapatid na umapaw sa kagalakan ng puso natin. Lord, I have a part in your kingdom. Anytime dumating na kayo, kasama ako, Panginoon. Anytime na dumating ka, Panginoon, kasama na ako sa pagbabalik mo. Because without a doubt, walang pag-aalinlangan ang puso mo, mga kapatid. Sariwat sabik. Hallelujah. Uhaw sa ating Panginoon. Until his coming, the Lord's Supper stands the goal between the first and the second coming. May second coming at may second advent. Yes, amen. May first coming, yung pagsilang ni Jesus is sa first coming yun. At yun mga kapatid ay darating ang pagkakataon may second coming. The second amen. Coming is the rapture. Yes, amen. And the third coming is not all about us. That's right. Okay, pakialam sa second advent. Ang second advent, ikaw ay bababa ng kasama ng Panginoon. Na-rapture ka na ng second coming. Pag second advent, ang concern na po doon, ang pinatawag na subject na po doon, ay mga Hudyo. Amen. Yes. Yung 144,000 na sinasabi ng mga Jehovah, sila na Hudyo. Hindi sila Hudyo. Yes, that's right. Mga Hudyo po yun, sapagat sa ngayon bulag ang mga Hudyo. Amen. Ang ligtas po ngayon ay mga Hintil tayo. That's right. Dahil sa Ebanghelyo. Dahil sa Ebanghelyo ang tinanggap ko. At dahil tumanggap ka nito, ina-anticipate mo, inaalala mo, makapinaasa mo, babalik ang Panginoon. Kasama. Kaya we should, mga kapatid, anticipate his coming as we partake this Lord's Supper. Hallelujah. In view of this marvelous event, we shall be, mga kapatid, that shall be ours when He comes again. Hallelujah. Kung sa ngayon inaangkin mo, mga kapatid, na blessing, hallelujah, not cursed and condemnation, hindi na po cursed, sapagkat hindi po yung binigay ng Diyos para maging sumpa. Hallelujah. It depends upon the condition of your heart. Hallelujah! Hallelujah! Tatlo lang ang dapat mong gawin ngayon. As you desire it, as you desire it. Inaasa mo ito, kaya magkaroon ka ng humble gratitude. Humble gratitude. What's that mean, humble gratitude? Mapagpakumbabang mapagpasan. Amen. Praise God. Number one, desire. Number two, anticipate. Pag ina-anticipate mo ang isang bagay na mangyayari, yes. May galak mong tinatanggap ang isang bagay. Hallelujah.
na nararamdaman. Natisipin mo, babalik ang Panginoon. Amen. Yes. Eh kung ngayon bumalik ang Panginoon, amen. Tama ang puso mo. Eh, inuwala ka bang babalik ngayon ang Panginoon? Yes. Kaya sa pagtanggap natin ito, mga kapatid, we should rejoice. Hallelujah. Iba po yung glad o happy sa rejoice. Yes, amen. Ang rejoice po, mga kapatid, it is the joy in the spirit. Hallelujah. Amen. Praise God. At meron pong nagagalak na napupuspos sa Espiritu ng Panginoon. Yes, amen. Hindi lang makapupuspos sa Espiritu ng Panginoon ay naiyak. Yes, that's right. Yes. Merong dancing spirit. Yes, amen. Merong singing in the spirit. Amen. And those consider as worship. Hallelujah. Dapat sa umagang ito, anticipate. Nakakaigit yung mga tao, mga kapatid. I can feel the presence of God. Alam niyo masasabit ng Panginoon, sambalin natin siya. Hallelujah, hallelujah. And have this hope, have this blessing rekindled our hearts. Pag sinabi rekindled our hearts, ay talagang ating puso ay kurutin, ang ating puso ay umasakin. Hindi lamang mga kapatid, pinatawad ka ng Diyos, kundi mga kapatid, may galak sa puso. Lord, higit pa sa Pasko ang tatanggapin ka. Higit pa sa regalo ang tatanggapin ka. Higit pa sa Christmas bonus ang tatanggapin ko. Sa umagang ito, salamat sa iyo, Panginoon. Hindi ako nagkamali ito na noong ngayon. Hallelujah. Such a great blessing and great blessings this morning. As God is preparing our hearts, to God be the glory. Gusto ko lang pong maging prelude. Pag sinabing prelude, ito ay hakbang papunta doon sa ating gagawin. And as God is preparing our hearts, let us make it ready. God bless us, mga kapatid, as I call Sister Maricel to continue our devotion. Amen. Praise God. Sabihin po natin, God bless you, Sister Maricel Navarez. Palakpakan po natin ang ating. Praise the Lord, mga kapatid! Hallelujah! Hallelujah, oh Jesus! Tayo pagkakatay ko ngayon, mga kapatid! At sa ating pagpatayo, ay sabihin natin ang ating Panginoon! Alaya natin ang ating kapuli at pagsamba ang ating Diyos na buhay! Hallelujah! Oh Jesus! Bible, buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng John,
So John 15, verse 4 hanggang 5, mga kapatid. Familiar verses po ito sa atin, mga kapatid. At sabi dito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Kayo hindi naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng umbas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pagpalain ng ating Panginoon ang kanyang mga salita at tayo po ay minsan pang maupo, mga kapatid. Maikli lang po itong exhortation ko, mga kapatid. Hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, ito po ang nais na iparating sa bawat isa sa atin ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Na tayo, mga kapatid, sabi doon, we must abide in Christ, mga kapatid. Na tayo po ay manatili kay Kristo, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sabi dito, the word abide means to live, continue, or remain. Ang salita pong abide, ang sabi dito, ang ibig sabihin dito is to live. Hallelujah. Na tayo po ay mamuhay to continue. Na tayo ay magpatuloy or remain, mga kapatid. Tayo ay manatili. Amen. So ibig sabihin, to abide in Christ is to live in Him or to remain in Him. Praise God. So sumagong ito, yun po yung nais na ibigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Na tayo po ay manatili sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Sinasabi po ni Jesus sa kanya po mga alagad, mga kapatid, na ang buhay po nakasama natin ng ating Panginoon, mga kapatid, ito daw po ay napakahalaga. Praise God. At inihalin tulad, mga kapatid, na yung buhay ng isang Kristiyano, na isang tao, kung siya ay hiwalay sa ating Panginoon, katulad daw siya ng isang sanga. Isang sanga, mga kapatid, na kung hiwalay sa puno, ay walang mangyayari. Wala, mga kapatid, hindi makakapagbunga, mga kapatid. Hallelujah, kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Without this union in Christ, kung wala po yung ating pagkaisa sa ating Panginoon, hallelujah, there can be no life and no productivity, mga kapatid. Kung tayo ay hiwalay sa puno, kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon, wala tayong bunga. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Kung babasahin po natin yung mga susunod na talata, ito po yung nagbibigay sa atin ng babala, ng warning, mga kapatid. Hallelujah. Para po tayo, para po doon sa mga hindi nananatili o hindi po, o yung mga humihiwalay sa kanya. Ano sabi doon, mga kapatid? Kapag doon po ang isang sanga, mga kapatid, hallelujah, ay hiwalay, mga kapatid, sa puno, mga kapatid. Ano yung nakikita natin? Siguro na experience natin na pumuputo tayo yung mga sanga. So, anong nangyayari, mga kapatid? Yung sanga, natutuyo. Ginagawa na lang siyang tanggatong, kapatid. Hallelujah. So ganun din po, mga kapatid, ipinapaalala sa ating umaga, sa atin ng ating Panginoon sa umagang ito, na kung hiwalay tayo sa ating Panginoon, matutulad tayo sa mga sangang ito, mga kapatid. Hallelujah. Sabi po ng 2 Corinthians, sabi po dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new, mga kapatid. Hallelujah. Nung tayo po ay nakipagkaisa sa ating Panginoon, mga kapatid, tayo daw po mga binago na, mga kapatid. Tayo ay mga bagong nilalang na, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sabi dito, mga kapatid, nung tinanggap po ng ating anahan natin, ng ating Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid, ibig sabihin po nito, we are already in Christ. Tayo po, mga kapatid, ay kaisa namin ating Panginoon. Tayo ay nakay Kristo, mga kapatid. Amen. Pero hindi lang po yung natatapos doon, mga kapatid. Hindi dapat yung matapos lang doon, yes, na tinanggap natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kundi ano, mga kapatid, we must continue to live in Christ, mga kapatid. Na habang tayo po ay may buhay, mga kapatid, hallelujah, na tayo po ay manatili sa ating po Panginoon, mga kapatid. We must remain in Him. We must abide in Him, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po tayo naniniwala na sa sinasabi na once you are saved forever, mga kapatid. Hallelujah. Kundi, mga kapatid, yung kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoon, kailangan mapanatili natin to, mapanghawakan natin to, mga kapatid, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, yan lang po yung nais kong ibahagi sa ating mga kapatid na bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Hallelujah. Let us remain attached to the true vine. Tayo po bilang isang Kristiyano, tayo po ay manatiling nakakabit doon sa puno, mga kapatid. Sapagkat wala tayong magagawa, mga kapatid. Kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon, mga kapatid, ano ang kapuluhan mo, mga kapatid? Hallelujah. Ano ang kapuluhan ng iyong buhay kung wala ang Panginoon sa iyo, mga kapatid? Hallelujah. Sabi nga, makuha mo man lahat,
ng bagay dito sa mundong to, mga kapatid, kung mapapahamak ang iyong kaluluwa, kung wala ang Panginoon sa iyong buhay, anong pakinabang na meron ka, mga kapatid? Kaya sa umaga nito, mga kapatid, hallelujah, nawa kahit anong mangyari, mga kapatid, magkaroon tayo ng covenant sa ating Panginoon, na Panginoon, anuman mangyari sa akin, anuman ang aking danasin, ako mananatili sa iyo, Panginoon. Anuman ang aking pagdaanan, anumang hirap, anumang problema, anumang pagsubok na aking kaharapin, ako ay patuloy na maglilingkod sa iyo, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh God, sa oras na ito, mga kapatid, ito lang po yung nais kong ibahagi sa atin, mga kapatid. Hallelujah. At sa umagang ito, tayo pong lahat ay tatayo, mga kapatid. Minsan pa natin palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Oh God, Jesus, Hallelujah. Let us put our hopes in the Lord. Ibigay natin ang ating pag-asa sa ating Panginoon, ang ating mga tiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Mga kapatid, nasaan pa kayo kung wala ang ating Panginoon? Nawa, paulit-ulitin natin itong isipin, mga kapatid. Ano ang kalagayan mo sa oras na ito kung hindi ka nakilala ng ating Panginoon? Kung hindi mo nakilala ang ating Diyos, mga kapatid, hallelujah. Oh God, hallelujah. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ano man ang ating pinagdadaanan sa oras na ito, mga kapatid, iset aside natin ito, mga kapatid. Hallelujah. At sabi nga kanina, mga kapatid, ni Pastor, mga kapatid, ilayin natin ang ating mga puso. So bago ito, let us prepare our hearts, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Na tayo tatanggap ng pagpapala mula sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Yung natin ito pa sa oras na to, hallelujah, nataglay mo ang iyong kalakasan, ang iyong buhay, mga kapatid. Ibigay natin ito sa ating Panginoon sa umagang ito. Habang tayo ay nagpupuri sa Kanya, habang tayo sumasaklak sa Kanya, habang tayo ay nagpapasalamat sa Kanya, sa oras na ito, mga kapatid, minsan pa nating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kasama ng ating puso, mga kapatid, na nagpupuri sa Kanya, nagsasabing, hallelujah, I worship you. Hallelujah. The reason I live is to worship you. Hallelujah. Wala tayong ibang dahilan kung bakit tayo nananatili, mga kapatid. Kung bakit tayo nabubuhay, mga kapatid, kung isang bahilang kapurihan natin ng ating Panginoon. Hallelujah. Awitan natin minsan pa ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh Jesus, I worship you. Thank you.
Sa oras po kita, Panginoon, kung ano ang nakakapagagawa ang Panginoon.
maghiwalay sa iyo, Panginoon. Lord Jesus, hallelujah. Mga Panginoon, kami kami patuloy ng kalakasan, Panginoon. Higit pang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Higit pang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. At gawin po, Panginoon, ang pag-asa namin ay sa iyo lamang, Lord God, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras po dito, Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, kabayan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain mo, ang gawain mo ito, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus, inaakin namin ang katatagpayan mo, Panginoon. Hallelujah, ang katatagpayan mo, Panginoon. Alam natin yung ating mga shortcomings.